Paano nga po ba napagtatagumpayan ang mga tukso? Maraming mga nasisirang buhay, nasisirang mga patotoo, nasisirang karir dahil lang bumigay sa tukso. Sa pagtatagumpay over temptation, timing can be everything. At ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, when to say no. Kailan ba dapat tumanggi? Salamat o Diyos, sapagkat kayo Diyos na marunong at kami maring matuto mula sa inyo. Turuan niyo po kami ngayon, kayo po maging speaker namin Diyos. Kayo po ang maging tunay na tagapangaral. Patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin, linisin niyo po kami, at nang walang maging sagabal sa pagtanggap ng pagpapala namin sa inyo. At ganon din naman, nang kami maging kaibig-ibig sa inyong harapan. Wash us with the blood of Jesus, cleanse us from all our iniquities, forgive us. Restore us, O God, and we seek blessings from you. Patahimikin niyo pong aming loob, palakasin ang aming pananalig, patalinuhin ang aming isip, at nang kami ay matuto. Teach us, O Lord, to bring every thought captive to your name and to give you undivided attention. Protect us from evil men and evil spirits, even from our own internal weaknesses. Lead us, teach us, in the name of Jesus we pray. When to say no. Titingin po tayo sa dalawang classic examples and instances of temptation. Una, yung kauna-unahang temptation. Genesis 3:6. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her and he ate it. Napakalinaw po ng pagkukwento sa unang tukso na ang babae ay nakita niya na ang bunga ng punong ito ay magandang kainin, masarap, magandang tingnan, kaakit-akit, at isa pang kaibig-ibig na bagay dahil magdadagdag daw ng karunungan at magiging parang Diyos din sila kung kakainin nila ito, pumita siya at kinain at inabutan din niya ang kanyang asawang lalaki at kumain naman itong si Adan. So the woman saw, yan ang isang element ng temptation, you see. But it's not only with the eyes that we can see with our imagination, we can see with our ears, we can see with our skin. So she saw that it was good for food, pleasing to the eye, and desirable to make one wise. Laging merong come on, kaakit-akit ang tukso. Masarap kainin, masarap tikman, masarap tingnan, o kaya nakakapagpalakas, nakakapagpataas ng kalagayan mo, kaya kaibig-ibig na maging sayo. So she saw, therefore, she took. She took the fruit and ate it. Isa pa pong classic case of temptation, ang pagkakatukso kay David, kung paano siya nang agaw ng asawa ng may asawa. Nung panahon may mga digma na ang kanyang mga hukbo ay nasa giyera, itong hari ay nanatili sa palasyo at nagpapahinga lang doon, nagkaroon tuloy ng oras na siya ay matukso. 2 Samuel 11:2-4. One evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing. The woman was very beautiful, and David sent someone to find out about her. The man said, "Isn't this Bathsheba, the wife of Uriah the Hittite?" Then David sent messengers to get her. She came to him, and he slept with her. Isang breach of great horror, kasi yung asawa ng babaeng ito ay isa sa mga opisyalis ng hukbo nung hari. At wala yung lalaking asawa kasi nasa giyera in the name of the king. Now the king that was lounging in his palace took the wife of another man who was in his service. Sobrang kasamaan. Hindi makatulog, pabiling-biling sa kanyang higaan, nagpa siya ang hari na maglakad sa kanyang bubong. Ang mga bubong po noon, lalo sa Israel, nalalakaran. Parang malaking-malaking balkonahe. Hindi siya katulad ng mga bubong natin na matatarek at matitibong. Hindi ko pwede maglakad. At ang mga paliguan naman noon, mga bubong-bubong din para mga batalan na nasa ibabaw ng mga bahay. At doon naliligo ang babaeng ito, katatapos lang niya ng kanyang monthly period. She was having her rites of purification. Nakita ngayon ang hari, nagandahan, ipinakuha. Siyempre, tumawag ang hari, dating naman ang babae, at they slept together. David saw the very beautiful Bathsheba bathing. Katulad na naman ni Eva, may nakita. Then she sent messengers to get her. Pinitas din, parang yung prutas, na pinitas. Let's take a look at the anatomy of temptation. Kung ating idadissect, pag-aaralan na parang specimen ng temptation, ano ba ang mga nangyayari sa panahon ng tukso, sa pagtukso, at sa pagkakahulog sa tukso? This is a series of events.
Ang tukso po, kung ating susuriin, ay parang dominoes na nakatayo. Pag itinumba mo yung isa, tutumba rin yung iba sunod-sunod. Kaya dapat yung una, huwag mong itutumba. At sasabihin mong sa kalagitnaan, ititigil mo na lang ang pagtumbang yan. May simula, tuloy-tuloy, automatic. And what is the first step towards temptation? A desirable object is seen, or heard, or imagined. Dapat siya beautiful, delicious, something that empowers. Yan ang mga laman ng tukso. Yan ang tukso kay Eva eh. Magandang tingnan, masarap, tikman at kainin, at nakakapagpatalino pa, at nakakapagpataas ng kalagayan sa buhay. Most temptations will fall under these three categories. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Pag-iisip kayo ng lahat ng tukso, magka-classify yan, mahuhulog sa tatlong classification. Temptation comes through the senses or through a rich imagination, which is better than the senses when used well. So, there must be the act of seeing. That's why seduction is an art of showing something. That you show something that the audience gets to imagine everything else that is unseen. That's why seduction of the unseen is very, very effective. Because the imagination takes over. So, a desirable object is seen. Anong kasunod? Dapat natin pinag-aaralan, ito yung style ni Satan. Dapat natin itong malaman para hindi tayo madaya. After a desirable object is seen, reason is abandoned. Nakakita ka na ng masarap, maganda, kaibig-ibig, katakam-takam, kanais-nais, tatalikod ka na ngayon sa katwiran. Tatalikod ka na sa kaliwanagan, tatalikod ka na sa tama, at pupunta ka na dun sa dilim, sa mali. The desired object is obtained in spite of many negative reasons and results. So, pagka ang ating katwiran ay natalikuran na, pipitasin na yung dapat ay huwag pitasin. Kukunin na ang hindi dapat kunin, gagawin na ang hindi dapat gawin. And then, the next result is that regrettable results follow. Makakakita, makakaisip ng kaibig-ibig, tatalikuran ang katwiran, aabutin at pipitasin ang prutas, at may bunga na masaklap. Laging ganon ang temptation. Pag nasuri natin yan, lalaki ang ating pagkakataong magtagumpay. So let's talk about winning over temptation. Dahil sinabi natin na various stages and steps ang temptation, dapat every stage, meron tayong depensa. Diyan. Pag wala pa ang temptation, ito ang dapat gawin para manalo, avoid it at all costs. Ganyan naman eh, may time element yung temptation, meron na wala pa. Hindi pa dumadaan yung sexy. Wala pang nag-aalok sa'yo ng bribe. Hindi pa iniaalok sa'yo ang anumang bagay na hindi mo dapat tanggapin. Bago dumating yon, avoid it at all costs. Genesis 4:7, if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it. Diyos, kausap si Cain. Sabi, pag hindi mo ginawa ang tama sa puntong ito, andun sa labas ng pinto mo yung kasalanan, naghihintay. Crouching tiger. Parang tigre yan na nakahanda na sumalakay. Oras na nagbukas ka, patay ka. Sabi, but you must master it. It desires to have you, but you must not open the door. Kahit sabihin mong malakas ang katawan ko, may bolt yung door, kaya kong isara uli, don't even open. Sabi, if you do not do what is right, at this point, matatalo ka. Timing ang pananalo sa temptation bago dumating. Sin is crouching at the door. Psalm 141 verse 4, let not my heart be drawn to what is evil, to take part in wicked deeds with men who are evildoers. Let me not eat of their delicacies. Yan ang dinedesire na isang tao makadiyos, na huwag akong maakit sumama sa gagawa ng mali. Huwag ako ni tumikim ng masasarap na pinagkakakain nila na gawa sa mali. Proverbs 22 verse 5, in the paths of the wicked lie thorns and snares, but he who guards his soul stays far from them. So you see the winning? Stay far. Don't even get near. Huwag masabing pag nando na ako, kaya ko yan. Don't even get near. So, do not even fight a temptation. Avoid it. Because the moment that you fight it,
95% talo ka. Avoid mo na lang. Huwag ka na lang lumaban. Huwag mo na lang harapin. Lalong-lalo in sexual temptation. Ayon po sa maraming mga pagsasaliksik, many researches show that desire affects judgment. I will not belabor you with details of scientific research. Sasummarize ko na lang mga kapatid. Many researches show that sexual arousal can influence people's behavior and make them do things they regret later. Mapapansin natin yan. Lahat ng nagkamali, natukso, gumawa ng mga adulterous activities, mga hindi nila dapat gawin, pagkatapos naman nagsisisi, lalo't nabisto. Ang magtataka ka, papagalitan ng magulang si babaeng anak na kadalagang tao ay umuwi ng 6 months pregnant. Magtataka ka si lalaking anak ay pinapagalitan dahil hindi na matutuloy mag-aral dahil may nabuntis dito at may nabuntis doon. Magtataka ka, masisira ang pagsasama ng mag-asawa dahil yung isa ay gumawa ng hindi dapat. Kasi pag ang tao ay nadarang at nag-init, nakakalimutan ang katwiran. Kaya dapat huwag kang lalapit sa apoy. Crepe paper ka, lalapit ka sa apoy, madadarang ka, bigla ka mag-iinit. Because according to these researches, at variant levels of sexual arousal, the brain center of vigilance experiences a shutdown. Pagka merong linya na natawid mo sa temptation, especially a sexual temptation, nadarangkat nag-init, sumasara yung maraming pinto ng utak na nag-iisip. Ang nananatiling bukas ay yung mga pinto at kwarto ng utak na gustong masarapan lang. Kaya magtataka ka, alam na hindi dapat, pero ginawa. Alam niyang hindi dapat yon habang hindi pa siya humaharap sa temptation. Pero pag nakaharap na siya, nadarang siya kahit konti, biglang-biglang nagsasarahan yung ibang bahagi ng utak niya. Nagiging tanga siya. Kaya sasabihin mo, napakataka mo, alam na alam mo. Oo nga, nagiging tanga pag nadadarang. Kaya dapat huwag madarang. Yun ang iwasan. Huwag lumapit sa apoy. Parang gamo-gamo ka, nalalapit-lapit, tapos biglang nasunog ka na doon. Huwag ka na lang lumapit. The area of the brain involved in controlling thoughts and emotions becomes silent, according to scientific research. Bakit? Para matuloy yung human nature. Di ba meron tayong divine nature? May human nature? Oras na ang bahagi ng utak mo ay na-attract na sa isang bagay, isasara niya yung mga pipigil na matuloy yung attraction na yun. Para manaig, makapangyari, maganap. Ang hindi dapat maganap. Pagkatapos, ang pagsisisi, sabi nila na sa huli, matapos mong maibulalas ang lahat ng init na ikaw din naman ang lumikha, kaya ka nagliyab, biglang magsisisi ka. Gumisa nga yung kapartner mo, gusto masipain at paalisin na dahil natapos na yung pagnanasa. Kasi bumalik na ang iyong bait. Yun yung sinasabi ng matatandang nawala sa sarili. Nakalimot. Kasi nga, lumapit. Nung umawit ang ibong Adarna, naging bato ang pag-iisip. So what does this tell us, brothers and sisters? To win over temptation, do not even face it. Huwag kang mag-akala na kakayanin mo sapagkat may bahagi ng utak mong magsasara pagka hindi mo controlled ang iyong utak. The time to say no is before the temptation presents itself. Before the temptation is seen or touched or felt. Before it is experienced. Kaya sabi ni Solomon, there is a time for every matter under heaven. And the time to say no is before the temptation comes. Timing can be everything. Kaya ang itinuro ng Panginoon na prayer, Matthew 6:13, lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Sabi dito, turuan mo kaming makaiwas sa tukso. Hindi sinabing palakasin mo kami para labanan ng tukso. Ang sabi, iiwas mo kami sa tukso. It is the safest. Kaya kung kayo halimbawa ay marupok, nakatira kayo sa isang bahay na marami kayong in-laws doon, pag umalis yung asawa nyo, alis din kayo. Huwag kayong nakakalat doon, tapos ay nandun yung bayaw nyo, tapos pakuyakoy-yakoy kayo doon habang nagpipili ng bigas. Naghahanap kayo ng gulo. Diba? Maliligo-ligo ka doon sa batalan, nakikita na yung ulo mo na nagbubuhos ka ng tubig. Alam nyo na mga lalaki, pag ang babae nag-amoy sabon, nababaliw. Nawawala na ang katinoan, tapos kaya marami mga Pilipina nare-rape sa Middle East, ligo ng ligo.
Akala nung Arabo, inaakit siya. Kasi sa kanila, yung babaeng nakalugay ang buhok at basa, nang aakit yun eh. E sanay na sanay ng mga Pilipina, papatuyuin pa sa harap na electric fan. Pumunta na yung amoy niya doon sa lalaki na nung nabalisa na tuloy. Na dati santo, naging halimaw na ngayon nung makita yung buhok niyang nakalugay. So make a clear statement. Said or unsaid, say no. Sa itsura mo pa lang. Babae ka na ang cleavage mo hanggang puso, ano sinasabi ng damit mo? Inaakit kita. Diba? Yung bakat na bakat, pati nonal mo sa yung pagsusuot ng damit, tapos nagtaka ka pa, ni-rape ka. Kasi may sinasabi ka eh, yes, gusto ko, sa itsura mo pa lang. Yung babaeng hampas ng hampas ang buhok. Diba? You know, because it's a very Freudian symbol. Dapat with your words, with your looks, with your action, with your habits, you are saying no, 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 no. Lalo't ikaw ay married person. Lalo't ang asawa mo nasa ibang bansa, nagtatrabaho. Kulang na lang dapat mag-abito ka, mag-belo ka, takpan mo ang buong katawan mo. May wisdom yung mga Arabo ah. Nagtatakip. Kasi pag may nakikita, may nagigising na damdamin. Ba't mo naman gigisingin ng bulkan kung ayaw mong pumutok yun at ikay masabugan dyan? Kaya kailangan magpakatino ka. The same principle could work in other areas of temptation. Hindi lang sa sexual temptation. Kung meron kayong tendency to be murderous, don't even start a fight. Because magsa-shutdown yung utak nyo na nasasabing don't at papatay kayo ng tao. Kung meron kayong tendency maging sakim, huwag kayong tumikim ng mga tubo ng kasakiman dahil hindi kayo titigil. Kung may tendency kayo maging violent, nananakit kayo, nagbubuhat kayo ng kamay, nag-aaway kayong mag-asawa, huwag na huwag yung pagbubuhat ng kamay kasi pag nagsimula kayo, hindi kayo titigil hanggang hindi siya naghihingalo. Pagka kayo may tendency na magsalita ng masakit, huwag kayong magsimulang magsalita ng konti dahil konting-konti lang yung tawirin ninyo na no crossing line. Sasara ang utak niyong matalino, ang magbubuka yung utak niyong makalupa na gustong pagbigyan ng lahat ng makalupa niyong gustong gawin, sasabihin mo lahat ng masasama mong gustong sabihin. Pagkatapos, sasabihin mo sa dulo, sorry, nung bumalik ang katalinuhan mo. Kaya huwag kang lalapit doon sa hindi mo dapat tawirin. Kasi yung human nature, gustong matuloy, yung hindi dapat matuloy. So huwag mo nalang sisimulan. The human nature, according to the Bible, is corrupt. Na-obserbahan ng Panginoon. Sabi niya, the inclinations of these people's hearts are always evil. So dapat, hindi mo pinagbibigyan yung inclination na ito. There is a line in which, when reached and when crossed, reason shuts down. Nawawala ang katwiran. Umiiral ang pagiging makalupa lamang. Kaya ang paalala sa Proverbs 1:10, my son, if sinners entice you, do not give in to them. In other words, do not cross the line. Proverbs 1:15-16. My son, do not go along with them. Do not set foot on their paths, for their feet rush into ruin. They are swift to shed blood. Sabi ni, huwag kang tumungtong sa mga daan na dinadaanan nila. Do not even head for that line. Do not even go. Kaya sabi sa Psalm 1:1, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Hindi mo kaya pag nandyan na, huwag mo nalang harapin. Another way to win over temptation, aside from saying no before it happens, eh pag nandyan na, paano? Hindi mo napansin, nandyan na pala. Resist it when it approaches you. Resist it when it comes and invites. Kung hindi mo maiwasan bago dumating, pag dumating na, tanggihan mo. Isang tangging matalino, matibay, tiyak, to the point. James 4:7, submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Yan ang pangako. Pag tumanggi ka, aalis yan. Eh, ba't po hindi tumaalis, tumatanggi na ako? Baka tumatanggi ka kunwari, pero meron kang body language na bumabaligtad doon sa sinasabi ng words mo na tanggi. Yes naman, you are sending mixed signals. Pangako sa Bible, pag malinaw na no, lalayasan ka. Kaya ka hindi nilalayasan, may konting yes ka rin sinasabi kahit nag-no-no ka. Dapat malinaw. 1 Peter 5:8-9, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him. Kailangan kontrolin mo sarili mo, sabi sa 1 Peter. Ang kalaban mo, parang leon yan. Nag-aabang lang ng timing para kalundagin. Kailangan tanggihan mo siya.
At pag tinanggihan mo yan sa pangalan ng Panginoon, aalis. Marami namang willing, ba't ipiliting ka pa? Dami namang papayag, ba't ikaw pa? Kung talagang tumatanggi ka. Ngayon, halimbawa mga kapatid, hindi kayo nakatanggi bago dumating, tapos dumating na, hindi nyo na-resist, nasukul ka, na-corner ka. Ano nang dapat mo ngayon gawin? Flee from it. Takasan mo na. Isa, nadarang ka rin ng konti, bumigay ka na ng konti, pero bumabalik naman ang ulirat mo eh. Alam nyo, yung meron tayong human nature, pero meron tayong godly nature din. Kahit yung human nature mo nananaig na, biglang magigising uli yung godly nature mo, maalala mo, ay ba't nga bakla nandito? Pero pagka nandun ka, bigla ka nang tumayo, tumakbo, umalis. Sasamantalahin mo na binalikan ka ng ulirat, nagbalik ka sa sarili, kanina nawawala. Pag nangyari yon, takbo. Flee from it when you come face to face with it. When you find yourself near it, or when you are just getting entangled by it, or when you have become entangled in it. Ang dapat mong gawin, tumakbo. Inililigtas ka ng Diyos kung sakaling gumagawa ka ng mali. Eh kahit man lang saglit na alala mong mali yun, kailangan huwag mong bitawan yung godly idea na yun. Pero siyempre, hahawakan ka na mahigpit, yayakapin ka, aalukin ka, para malimutan mo na naman yung katalinuhan mo. Kaya kailangan paandarin mo yun. And every time, before, during, or after a temptation, fill your heart and mind, fill your time, fill your life with godliness para walang space. Nakita niyo si David, may space na matempt kasi gera nasa palasyo. Kasi sumama ba naman siya sa mga kalalakihan sa gera, di hindi siya natukso. May lugar eh, may panahon. Kaya dapat, nilalagyan mo ng punong-puno na activity sa makadiyos ang buhay mo kahit pagod na pagod ka na. Pagod na pagod ako, hindi na ako makapagpahinga, wala na ako magawa, puro na lang ako mga godly activities. Mabuti yun kesa meron kang lugar at puwang at oras na inaagaw naman ni Satanas. Kailangan puno para walang space. 1 Timothy 6:11, "But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness." Kailangan tantarin mo at punuin, siksikin ang buhay mo ng mga magagandang gawa para wala nang lugar na natira para sa mga tukso. Genesis 39:6-8, classic example naman ito of victory over temptation. Si Joseph the dreamer. Si Joseph na makisig na nagtrabaho sa bahay ni Pharaoh, ng captain of the guards ni Pharaoh. Eh, alam niyo naman syempre, pagka ikaw ay alalay ng hari, kunasin yung hari, nandun ka. So yung asawa mo, lagi nag-iisa yun sa bahay, walang magawa. Nandun sa bahay na yun si David, naubod ng gwapo, at naglilingkod sa bahay na yun. Genesis 39:6-8. Now, Joseph was well-built and handsome. And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." But he refused. Genesis 39:9-12. Sabi niya, "How then could I do such a wicked thing and sin against God?" Yan ang sagot ni Joseph sa babaeng umaakit sa kanya. And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. One day he went into the house to attend to his duties, and none of the household servants was inside. She caught him by his cloak and said, "Come to bed with me." But he left his cloak in her hand and ran out of the house. Tunay na lalaki. Siya na yung inaakit ng babae, may lugar na, may panahon na, doon na sila sa loob ng bahay, convenient, the husband was away. Pero sabi niya, no, paano ko magagawa yan? Di nagkasala ako sa Diyos. Kita niyo, kinakaw niya, sa Diyos ako magkakasala. Siyempre, magkakasala ako sa sarili ko, sa iyo, sa asawa mo, sa lahat, pero sa Diyos unang-una. At araw-araw, hinihimok ng babaeng ito, si Joseph. Pero, ni ayaw niyang lapitan. Pag nasa loob yung babae, nasa labas siya. Pag nasa taas, nasa baba siya, ayaw niyang lapitan. Pero minsan siya nasukol, na-corner. Dahil siyempre, nagtatrabaho siya. Nasa loob ng bahay, si babae, bilang hinablot ang kanyang tapi. Alam niya naman damit sa Egypt, isang dangkal na tela. Di ba? Biglang hinablot, ang ginawa niya, iniwan na lang niya yung tela at siya ay nagtatakbo. Nilayasan niya ang babae ito. He ran out of the house. Ang tunay na lalaki. Sabi sa 1 Corinthians 10:13, "No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it." So pinag-uusapan natin dito, kahit scientifically, it is being proved
the certain parts of your brain shut down when you are being tempted, there are also rooms in your mind and heart occupied by the Holy Spirit that will assert itself if you will allow it. Sinasabi, walang pwedeng tuksong dumating sa iyo na hindi mo kaya. Kaya pinayagan ng Diyos, kaya mo. Kaya ka lang natalo, nagpatalo ka kasi. So si David, hindi siya nagpatalo. He paid a heavy price, he went to prison because the woman cried rape. Hindi na siya makagante, dinimanda niya, ni-rape daw siya. O pinagtatangkaan siyang halayin, nakulong naman tong tao, at kaya naman umasenso yung buhay niya, yung kapalaran niya doon niya nakita sa kulungan, na doon pala yung blessing, kaya dapat siyang mapunta ron. Ang pagkilos ng Panginoon, kamangha-mangha. At kung sakali man, na tayo'y nahulog na, nadapa na sa tukso, anong dapat naman na gawin? Stop yielding to it. Stop committing sin. Tigilan. Kaya yung babaeng pinagtanggol ng Panginoon at hindi nabato dahil sa kasalanan niya, ang sabi naman ng Panginoon sa John 8:11, go now and leave your life of sin. Tama na, tigilan mo na yan. So kung hindi tayo nakaiwas o tayo pa naghanap ng tukso, nahulog tayo, natalian tayo ng mga tukso na ito at ngayon nagigising tayo, repent. Kailangang magbagong loob. Kailangan magbalik loob sa Diyos. At magbalik loob sa inyong nadadaya. Kung kayo'y natutukso may asawa kayong tao, edi magbalik loob sa inyong asawa. Kailangan confess, especially to God. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ipagtapat sa Diyos, humingi ng tawad at tayo patatawarin, lilinisin at bibigyan ng bagong simula. Therefore, have a brand new life. Have a brand new beginning. Ang paborito lang kung minsan na pagdiskitahan na temptation, sexual temptation, pero hindi lang po yan ang tukso. Pinag-usapan na natin, the temptation to be proud, the temptation to be violent, to hurt people, no? The temptation to say so many hurting words, the temptation to put other people down and to make a star of yourself. Lahat yan, pare-pareho. Pag sinimulan mo, you cross a line where it's difficult to stop. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he's a new creation. The old has gone, the new has come. Bakit? Magic ba yun? Magiging new ka? Di paliwanag ang Romans 2:2. Sa mga nasa Panginoon na, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Nakita nyo, yung pinag-aaralan ng siyensya, na pag natukso ka na, yung mind mo nagsasara yung reason, nagbubukas yung pleasure para masarapan yung sarili. Pero sabi, gusto mong magbago, maging bagong tao, baguhin mong utak mo. Talagang sa utak yung gera eh. So, kontrolin mo ang yung utak na hindi nagsasara yung reason kahit may kaharap na temptation. At lalong kinokontrol mo yung sarili na hindi ka na humaharap sa temptation para hindi ka na kailangan makibaka kung kaharap mo na siya. Pero kung kaharap mo na, matitrain ang isip to be godly, na manalo. Naalaman lang ng siyensya na may nagsasara. Pero ang alam natin, sinasabi ng Diyos, pwede mong panatilihing bukas ang iyong karunungan kahit may temptation. Training lang yan. Sabi nila, mind over matter, there is truth to that, but let's bring it one notch higher. Spirit of God over the mind. Pag pinaghaharian ka ng Espiritu ng Diyos, mas malakas ka na kaya mong huwag ipasara-sara yung kaliwanagan, yung karunungan, yung katuwiran, kahit may tukso. Nagiging malakas ka. So be strengthened by the Spirit of God. Kayang-kaya naman ng Diyos na tayo palakasin kung tayo ay magpa-practice sa Kanyang pagtuturo. Philippians 4:13, I can do everything through Him who gives me strength. So huwag nating sasabing sapagkat ako'y tao lang, sumara. Dahil sabi, I can do everything through Jesus who gives me strength. Therefore, pwede kong panatilihing bukas yung bahagi ng utak ko nag-iisip, yung may takot sa Diyos, yung may pagmamahal sa pamilya, pwede yung panatilihing bukas kahit may kaharap na tukso. By the power of God, humans can overcome their natural tendencies. By the power of God, humans can overcome their weakness of the flesh. Kaya sabi sa 1 Timothy 4:7, train yourself to be godly. Practice ka. Sanayan yan. Habit forming din yan. 1 Corinthians 9:27,
No, I beat my body and make it my slave. Ganyan daw yung matatagumpay na tao. Alipin ko ang aking katawan, hindi ako ang sunod-sunuran sa kagustuhan ng aking katawan. Ito yung tunay na taong may control sa sarili. Nasasabi niya sa mata, doon ka tumingin, huwag kang tumingin niya sa kaliwa. Dito ka pumunta, paa, dito ka maglakad, dito ka maupo, natuturuan ang sarili para lumayo sa tukso. At tulad ng ating sinabi na nga, the best way to fight and win every temptation is to not even face it. Huwag na lang harapin. The best way to fight and win over temptation is before it presents itself. Before you see, before you touch and feel, before you taste the tempting object. Kaya marami sa mga sales gimmick, may pasample. Papakainin ka ng kaprasong hamon, kaprasong ganito, kaprasong ganyan. Kasi, pag natikman mo, masarapan ka, bibili ka na. So, huwag ka nalang tumikim, lalo't alam mong bawal. Kasi kung nasarapan ka, malilito ka lang. Huwag ka nalang tumikim. Fight it before certain parts of your brain are shut down by desire and by arousal. Remember, kasama din yung anger, pride, everything. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 5:29-30, if your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. If your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. So kung may activity ka na nagbibigay sa iyo ng chances na matukso, huwag ka nalang gumawa ng activity na yun, kahit pa maganda, kahit pa masarap. Meron kang kakayanan, may kotse ka, pero kung may kotse ka, wala ka nang gano'n kundi pick upin lahat yung nakahinto doon sa kalsada at isakay, at itigil sa mga gilid-gilid, mag-bus ka na lang. Mabuti nang magpasabit-sabit ka sa mga tricycle na wala kang kotse na pinagagawan mo ng mga himala kesa meron, tapos puro mga himala yung nagaganap doon. Mabuti pa, wala ka na lang extra na kondo kung ang dinadala mo lang doon ay kung sino-sino. Huwag na lang. Sinasabi ni Jesus, mabuting may kamay, mabuting may mata, pero kung yan naman ay nagdadala sa'yo sa pagkakasala, huwag na lang, putulin mo na. Mainam na nakulang-kulang yung buhay mo, pero buong-buo ka naman papasok sa langit. Kasi buo ang katawan mo, buo ang layaw mo, buo ang sarap ng buhay mo, pero kapra-kapras lang ang papasa sa Diyos. Mark 14:38, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. Nakikita niyo yung mga lumalabas doon sa research, the body is weak, nagsasara pag natutukso. So, kailangan huwag ilagay sa tukso. Say no, stop, turn around 180 degrees when you begin to be and when you are tempted to be angry. Malaking temptation niya magalit. At pag pinagbigyan mo ang galit, kanina galit ka lang ng konti, pero mamaya halimaw ka na. Kasi lalaki ng lalaki yan eh. Lalo't may kapangyarihan ka, lalo't ikaw ang may pera sa pamilya nyo, nagalit ka, sigurado walang pipigil sa'yo, kaya talagang lalabas lahat ang mga pangit na salita. Lalo't ikaw yung may upper hand. When you begin to say hurting words, stop. Magsasara yung utak mo na matalino, magbubuka yung makasalanan, at gustong pagbigyan lahat ang katinang yung dila. Mamaya, magsisisi ka. Pag nagsisimula ka ng maging sarcastic, maging mean, stop. When you begin to be violent, stop. Because it is difficult to stop. So don't even begin. Ganyan yung vices. Titikim ka lang konti ng sigarilyo, mamaya adik-adik ka na. Titikim ka ng konting drugs, mamaya nagsimula na ang lahat. Nagsisimula lahat sa maliit. Yung mga pa-text-text. Ang dali ngayong manukso kasi may text eh. Manakaw mo lang, mahingi, masilip ang number ng isang tao at gusto mong tuksohin, magpapadala ka lang ng hi. Pag nakakatanggap kayo ng mga hi na hindi nyo kilala kung sino yung nagpadala, hindi naman nakaregister sa phone nyo, ninakaw ang number nyo. Diba? May masamang layunin. Ikaw naman, who you? Ibig sabihin, nagbubukas ako ng pinto, kunwari pa ako, pahuyo-huyo, pero nagbubukas ako para sumalita ka naman dyan. Mamaya, andun na tayo. May ginagawa na tayong milagro. Pagka kayo pinagtetext ng di nyo kilala, huwag yung sagutin kung ayaw nyo magbukas ng pinto. Kahit pahuyo-huyo, nagbukas na kayo nun. Nagsisimula sa konti. Mamaya biglang pinapadalang ka na ng, miss you.
Ikaw na bang uhaw sa pagmamahal? Naniwala na. Diba? Talagang inilaglag mo na lahat ang karunungan mo at dahil gusto mo na mimiss ka. Sa video, ganyan. Alam nyo, lalo mga young people, mga parents, may mga young people na alaga, yung mga matatanda na nang mamolest siya ng mga bata, sinisimulan yan sa video. Papapanoorin ang video. Kunwari, punta ka sa bahay, halika, kain tayo ng kung ano. At pag kumakain na si bata, gusto mo ng video, papapanoorin na lang ng sex video. At oras na na-arouse ang bata, ano mangyayari? Sumasara yung utak na nagsasabing no. Sumasara yung utak na nagsasabing mali. So, sasamantalihin nila yun at sasalakayin. Kaya kung ayaw nyong matukso, bata man kayo o matanda, huwag kayong manood ng video na iba ang pumili kung ano yung papanoorin nyo. Baka kayo tuksohin. Ganyan din yung mga video ng mga itinibentang bahay, subdivision, di ba? Video-video, ang ganda-ganda, tumatakbo ka, slow motion sa damo. Yung, wow, ang sarap tumira sa subdivision na ito. So, pipirma ka na. Hindi naman masama yun, ano? Pero ang point ko, dahil sa simulang nakita mo, natukso ka na. You see, you get attracted, you pick the fruit. Kaya pinag-iingatan natin yung mga panood ng video. Kaya maraming himala din na nangyayari sa masahe. Hindi naman lahat ng masahe may himala. Pero ang dami, di ba? Kasi pagka nadunggul-dunggul na niya at nabunggu-bunggu yung hidden wealth mo, sasara na yung utak mo. Gusto mo na ituloy. So ang mangyayari, pagka natapos at lahat, tsaka ka magsisisi. Paulit-ulit lang yan. Pag alam natin yung paraan ng Diablo, sabihin mo, huwag mo nga dunggul-dunggulin ang aking mga hidden wealth. Diba? Eh, pero ikaw naman, bigay na bigay. Di syempre, you're saying yes. Kailangan kasi may cooperation ka. Say no at the right time. Say no before you get tempted. Titus 2, 11-12. For the grace of God teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. So how to win? Avoid fighting. Avoid even facing the enemy. Tanong mga kapatid, what temptation keeps winning over you? Ano ba ang mga struggle natin sa buhay na yung mga tuksong ayaw nating manalo laging nananalo sa buhay natin? Ano ba ang mga tukso ang nagpapasara sa utak natin doon sa utak na matalino, nag-iisip, may takot sa Diyos? Say no before, say no during, and say no even after it. Timing lang yan, napakahalaga. May isa pa akong tanong, nawa wala sino man sa atin, pero baka kayo yung tempter. Baka kayo yung nagte-text dyan, ha? Sa hindi dapat. Baka kayo yung nagpapalabas ng video na hindi dapat. Nakakahiya naman yun. Diba? Kaya kailangan isipin natin, victim ba ako ng temptation? But a victim must be willing for it to be, or for him or her, to really be victimized to the fullest. Or tayo ba yung victimizer? Pag-isipan natin. Diyos namin sa langit. Salamat sapagkat maaari kaming sumuri sa tulong na rin ng siyensya at pananalig namin sa katotohanan na yung salita. Mas nauunawa namin yung mechanics ng temptation. Turuan mo kami, Lord, na yung mga ipinuturo mo sa amin magamit para kami makaiwas, magtagumpay. Turuan nyo rin kami na iprotect ang mga mahal namin sa buhay, lalo yung mga hindi masyadong sanay, yung mga innocent pa. Huwag silang mabitag ng mga tempter and temptresses. Protect our young children from abusive teachers, relatives, friends na pinagsasamantalahan ang kanilang pagtitiwala at ang kanilang kamusmusan. Teach us to be vigilant to protect our young people from abusive adults that employ these evil tactics. At ituro mo sa amin, Panginoon, kung sakasakaling kami naman yung nagiging mapanukso, nagiging paraan o daan kami ng tukso, patawarin niyo po kami, linisin, at nais namin, Panginoon, baguhin ang aming mga buhay. Maging kanais-nais, kaibig-ibig sa inyo. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, yung mga laging natatalo ng tukso, humingi sa Panginoon ngayon ng lalong runong para makita niyo how it works and how to win. At kung tayo natatalo, tumakas tayo, humingi tayo ng kapangyarihan mula sa Diyos, walang hanggan ang kanyang pagpapatawad. At tiyakin natin na hindi tayo yung nanunukso, hindi tayo yung tempter and temptresses. Lalong-lalo yung mga gusto maglingkod sa Diyos, yung gusto magpakabuti, yung gusto magpa-counsel, magpatulong, hindi dapat pagsamantalahan at hindi dapat akitin. Mag-pray tayo, silently. Kung ano ang inihingi ng inyong puso at tinitibok na inyong puso, idalangin sa Panginoon.
nakikinig siya. Kung kailangan tayo humingi ng tawad, humingi tayo ng tawad. Kung kailangan tayo magpasalamat sa karunungan ng Diyos, magpasalamat. Be alone with the Spirit of God, and may the Spirit of God give you very personal portions of this message.